pakiramdam nung nawala ka sa Diyos ng 10 years? Ano po, medyo naging magulo. Tapos, magulo? Parang... hindi ko ma-explain. Yung bumalik po ako dito, bali lahat po naging okay yung lahat. Pagsasama ng kaming mag-asawa, naging okay. Hindi po biglang nagbinago. Unti-unting naging maganda yung pagsasama namin. Ganun po. So nung wala ka sa... nung nasa Panginoon ka, nalilikot ka sa Diyos, 15 to 20, anong feeling mo? Ano po, masaya. Sa kalokohan ng hinihiling ko, binibigay talaga na ni Lord. Saka, yung isip ko talagang malinaw. Pero yung... Parang, nung nag-backslide ka, nakatagpo ka ng Alfred Vargas. Nagtatamo rin po ako kasi first boyfriend ko po. Tapos yung nangyari, yung last na anniversary po natin, puro mali na yung sayo ko kasi nagkasala na ako yun. Yun yung naalala ko na... Iyon, sandali lang. Pag mali-mali na yung pagsayaw, pagtugtog, pag-aawit, nagkakasala na yun. Pag mali-mali na. Yun. Okay, yun. Ngayon, nakabalik ka uli. Ngayon nakabalik ka at nagtamboring ka kanina. Anong feeling mo? Parang mas masaya, saka feel ko na kaya pa rin namin sumayo sa harapan. Alapakan natin ang Panginoon! O sige, salamat. Banding ka na. Sister Mai, Sister Jenna, pwede ba isama nyo sila pag Sunday? Balik kayo ha, isama nyo sila pag Sunday ha? O ayan, balik kayo. Isama nyo sila pag Sunday. Halika, Sister Rhoda, halika, lapit ka. Halika. Pwede, sino pa ba? Sino ba yung mga sumayo kanina? Sige, bigyan mo ng mikropon ni Sister Rhoda. And ako itong tuwa sa kanila kasi alam nyo, mga dalaga pa ito. Magkakasama na kami. Actually, binata pa rin ako noon eh. Magkakasama na tayo eh. So ilang taong ka nung nagtatamboring ka itong katingin sa harapan? Bali po, kung hindi po ako nagkakamali, 1920. Hindi mo naman sila masisi kasi nakakita ka ng mga gandang lalaki na kapag-asawa sila. Na-jack lang eh. So, natigil ka magkatamboring. Kanina, nagtamboring ka. Anong feeling mo? Magaan po sa dibdib. Magaan sa dibdib? Parang yung joy po na... Sige, pwedeng umiyak. Umiyak siya eh, pwede. Kasi ako ganun. Ayun. Nakalita sa harap. Kasi talagang... Sige, pwedeng umiyak. Iba po yung joy na nararanasan namin pag... Taas mo yung microphone mo. Iba po yung joy na nararamdaman pag naglilikot sa Lord. Iba yung joy na nararamdaman pag naglilingkod kayo. Iba. Sige, explain mo ng konti yun. Tsaka po, kala ko kasi, pag nawala ka sa Lord, nung bumalik kami, parang, Lord, karapat dapat pa ba sa akin? Lord, karapat dapat pa ba ako maglingkod sa'yo? Kasi, Parang feeling unworthy, no? Ilang years ka bang tumigil sa paglilingkod kay Lord? Matagal po. Mga ilang years? Nasa, ganun din po, 10 years. 10 years? Yung 10 years na hindi ka naglilingkod sa Diyos, ano ang buhay? Magulo. Ngayon, iba feeling mo. Amen. Palakpakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Praise God. Hallelujah. Hindi ko natatawagin pa yung mga dating, yung mga sumama pa. So yung mga hindi pa nakakabalik kay Lord, bumalik na po kayo. Bumalik kayo. Alam mo, huwag tayong, magpakatotoo tayo kasi. Pag alam mong nasa bisyo kasalanan ka, magsisinang kasalanan, magbagong buhay. Pag alam mong backslider ka at hindi ka pa nakakabalik sa ministry, aminin mo yung katotohanan, bumalik ka. Kaya alam mo, nung narinig ko kay Pastora Roa na sila'y babalik at magtatamburin, alam mo, ang saya-saya ko, kung sila'y masaya, masaya rin ako. At nung sinabi nilang pang-anniversary, sabi ko, wow, sosyal ah. Ibang klase sa kanilang kampak, anniversary pa ang gusto nila. Bagamat feeling unworthy sila, ha? Pero anniversary pa ang gusto nila. Pero alam niyo, pinaghandaan talaga nila. Almost every Sunday, nagpa-practice sila. Kahapon, I saw them in the church. Nag-practice sila. No, talagang bumili pa sila ng uniform nila. Nagpatahi sila. Kaya, ang masasabi ko, kada Sunday, samahan ninyo itong mga dalagang ito. May, Diane, pwede bang sumama sila sa inyo? Okay lang? Amen.
Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. So thirdly, anong ibig sabihin ng let your light shine? Number three, bumalik ka na sa paglilingkod sa Diyos. Maglingkod ka na sa Diyos. Amen. Dahil masarap ang naglilingkod sa Diyos at mahihikayat mo ang marami na maglingkod sa Diyos. Amen. At dahil dito, maluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Alam mo, nagulat ako sa prophecy ni Pastora Roan. Si Pastora Roan, si Pastora Chiki, parehas lang yun. Kasi ang tunay niyang pangalan, Roan Ian. No? Ang layo ng palayo niya, Chiki. Ang tunay niyang pangalan, Roan Ian. Layo, no? Nagulat ako sa prophecy niya kay Pastora Banji. Huwag kang matakot. Ang naisip-isip ko, totoo kasi, alam ninyo, aminin natin ang katotohanan ito. Ako, hindi na ako bata eh. No? I'm not getting younger. No? In fact, I'm getting older. Itong next year, I will be 51 years old na. Hindi lang halata. 51 years old na ako next year. At sa edad ko, masabi kong marami na akong iniingatan. Marami nang iniiwasan. Amen. At kung magka minsan mayroong pakiramdam na hindi ko nararamdaman noon, nararamdaman ko na ngayon. May tao pa ho ba rito? At kung magka minsan sa pagiging at pagkakaroon ng edad, iipopromote ka pa ng Diyos, itataas ka pa ng Diyos, palalakihin pa ng Diyos yung ministeryo mo, parang hindi mo na kaya. Amen. Parang gusto mong sabihin sa Lord, Lord, iba na lang yung mas bata na lang dyan. Actually, nung nagpapagupit ako, sabi sa akin ng barbero, Sir, 37 na kayo, no? Nangiti ako. Sapagkat ako yung magpipiptiwan na. Nung masakit yung likod ko, nagpamasahi ako, yung nagmamasad sa akin, sabi niya sa akin, Sir, 34 na ho kayo, no? Nangiti ako. Kasi yung tingin nila sa akin, napakalayo sa tunay kong edad. Amen. Siguro dahil guwapo ako. Hindi, masama magsinungaling. Masama magsinungaling. Kasi pag guwapo ka, nakakabawas ang edad yun eh. Totoo. At saka siguro dahil panangiti ako, masayain akong tao. At saka siguro dahil sa mga kasama ko sa bahay na nagpapaligaya sa akin. Amen? Amen. At mga kasama ko sa church na nagpapaligaya sa akin, kaya nanatili akong bata. Amen? Palakpakan natin ng Lord sa kanilang mga buhay. And nobody will believe that I will turn 51 next year. At sa prophecy ni Pastora Roan kanina, kay Pastora Banji, huwag kang matakot. Anumang pag-angat, anumang pagtaas, kaya mo yan! Amen! Sapagkat tutulungan ka ng Diyos. So tutulungan ka ng Diyos na makapagbagong buhay. Tutulungan ka ng Panginoon na makapagbalik loob sa Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon na sabihin sa marami at ipakita sa marami na ikaw ay nagbagong buhay na. At tutulungan ka ng Panginoon na ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Amen? At makabalik ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kung ako nga sana sa inyo, Sister Rota, hindi nyo inubad yung uniform ninyo eh. Sa mga mamaya, sa Victory Proclamation, pwede pa kayo uling sumayo eh. Kaya nga kung tawagin ko kayo, mga dipalaus.com, dinaus.com. Sabi nga nila, Nanay eh, Nanay Masay, sabi nga nila, matatanda lang ang, kalabaw lang ang tumatanda. Eh, hindi naman tayo kalabaw, kaya hindi tayo tumatanda. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo rito? Amen? Amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Diyos sa buhay. Anong sabi ganun sa John 8:14, anong sabi ganun? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Actually, ang ilaw ng sangkatauhan ay wala iba kung hindi si Jesus. I am the light of the world. Pero alam mo ba, simula nang tayo'y na-born again, tayo ang mga maliliit na Jesus. Amen? Tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos. Tayo ang mga maliliit, mga muntik ilawan na mag-iilaw sa sangkatauhang ito. Amen? Let your light shine. Hinihintay tayo ng Diyos para iligtas natin, ilawan natin ang sangkatauhan. Palakpakan natin ang Lord. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Anong ibig sabihin?
ng Light of Life na iyan, si Christ ay tinatawag ding light. Si Christ ay tinatawag ding life. No? He is the light of the world. Tinatawag din siyang life o buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Sapagat ang buhay niya ay ibinibigay niya sa atin at nararanasan natin ang bagong buhay. Alam mo, ako'y tuwang-tuwa sa Diyos kapag nakakakita ako ng mga nagbabagong buhay. Amen? Napakasarap na makakita ka ng mga nagbabagong buhay. Mga dating ate kung saan-saan. Mga dating marurumi ang buhay. Mga dating na nabibuhay sa bisyo't kasalanan. No? Alam ninyo, maaring marami sa inyo ay hindi a-agree sa ating gobyerno ngayon. Pero para sa akin, mas maganda ang gobyerno ngayon kesa sa nakalipas. Amen? Bakit? Sabagat yung ating presidente ay lumalaban sa korupsyon. Nakikinig pa ho pa tayo. Yung zona niya, binabanatan niya, malalaking tao. Mga kasama niya, pinagbabanatan niya. Upang sa ganun, magtuwid niya ng landas. Kaya nga one time, naimbitahan siya masalita sa isang anniversary. And I was also there. Mabuti na lang, nauna ako. Kung hindi ako nauna, baka hindi na ako makapasok. At nung nandun na yung presidente, naka-priest ng lahat. Hindi ka na pwedeng gumalaw sa kinilalagyan mo. Hindi ka na pwedeng pumasok pa sa place. Dahil napakarami niyang bantay. Hindi dahil sa presidente, kaya napakarami niyang bantay. Sapagat napakarami niyang threat. Sapagat binubunggo niya ang marami upang ang marami ay maranasan na ang pagbabagong buhay. Amen? Amen po ba? Kaya kinakailangan na ang korupsyon ay maalis sa ating mga buhay. Amen? Ang korupsyon ay dapat maalis sa lahat ng City Hall. Amen? Sa lahat ng government official. Amen? Ang korupsyon ay dapat maalis sa lahat ng uri ng tao. Ang ibig sabihin ng korupsyon, hindi matuwid na pamumuhay. That is corruption. Kalibutin mo katabi mo sa magandang lalaki lang ang tingin. Dahil habang tinitingnan may magandang lalaki sa harapan, lalo gumagandang lalaki. Amen po ba? Palapakan natin si Lord saglit. You are the light of the world, sabi nga ganon. No? Ituloy natin yung Matthew 5:14-16. Matthew 5:14-16, tuloy natin. You are the light of the world. Tingnan mo ha. Kanina sabi ni Christ, I am the light of the world. But this time he says, you are the light of the world. No? Ako ang ilaw ng sangkatauhan, pero ngayon, hindi lang ako ang ilaw ng sangkatauhan, ikaw din ang ilaw ng sangkatauhan. Ang mga kapwa mo driver, ang kapwa mo mga konduktor na nasa bisyo't kasalanan, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sila maborn again. Amen. Ang mga nasa mga hindi matuwid na pamumuhay, no? Alam mo, listen very carefully. Nanood ako ng TV, sabi ni Danilo Lim, sabi ni Ruby Biazon, especially ni Danilo Lim, alam mo, ang hirap kasi ipatupad ang pagbabagong buhay. Mahirap kasi ipatupad talaga yung tama eh. Kasi pag pinapatupad mo yung tama, may mga media, may mga politician, nakikiusap, ina-armor, yung mga nahuhuli. Katang sabing ganun, nakikiusap, palayain na lang, nakikinig pa ho ba tayo? It means yung kabulukan yung corruption ay nakabaon na, na kinakailangang hugutin. May tao pa ho ba rito? So paano mag-aaroon ng pagbabagong buhay sa marami? Kinakailangan tayo ay maging matapang, pakisabi matapang, na ipinapahayag ang katotohanan. Sinasabi ang katotohanan. A city on a hill cannot be hidden. Nakakita ka na ba ng isang syudad na nasa burol? Alam mo yung burol? Ang burol ba ay mababa o mataas? Mataas. Maliit na bundok yan eh. Ngayon yung city nasa burol, kitang-kita ba yon? Of course.
Ituloy natin ang pagbasa, verse 15 hanggang 16. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Ang ilaw hindi pwedeng ilagay sa ilalim ng mangkok. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Nakikinig pa ho ba tayo? Everyone in the house. Tuloy natin ang pagbasa, verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Pakisabi, let your light shine. Mga magulang, pag ang mga anak ninyo nakakuha ng honor, masaya ba kayo? Of course. Mga magulang, kapag ang mga anak ninyo maayos ang pamumuhay, masaya ba kayo? Of course. Ganun din ang amang sumasalangit. Kapag tayong mga anak ng Diyos ay nakikita niyang nagbabagong buhay tayo, naglilingkod sa Diyos, pinapatotoo natin sa maraming tao ang pagbabagong buhay natin, matapang tayong sinasabi sa maraming tao ang pagbabagong buhay natin, natutuwa rin ang Diyos. Amen po ba? So let your light shine. Sino rin po yung mga honorary students, taas ng kamay. Magpatuloy kayo na tumaas pa yung ranking ninyo and give glory to God the Father. Amen? Give your best. Sino rin mga nag-aaral? Magtapos kayo. Pag muna kayong mag-asawa ng maaga, hindi pwedeng pagsamahin ang pag-aasawa at ang pag-aaral. Nakikinig pa ho ba tayo? Pwede crush muna. Amen po ba? Crush lang muna. Amen? Agree ba kayo ron? Palakpakan natin si Lord. So it means, natutuwa ang ating mga mahal sa buhay kapag tayo'y nakakaranas magbagong buhay. Amen? Sabi nga na isang kapatid, salamat sa Panginoon nung ako'y napunta sa Kingdom of Jesus Fellowship, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ko. At nakikita naman namin, at ang sabi niya, ibibigay ko na lang ang buhay ko sa Panginoon. At ang sabi niya, magugulat ang marami pagharap kong muli sa kanila, uniforms na ako, ibig sabihin, nakaayos na siya, naka-uniform na siya. Amen? May tao pa ho ba rito? Napakasarap na makita sa maraming tao na sila'y umuulat sa kanilang pamumuhay. Amen? At higit sa lahat, naluluwalhati ang amang sumasalangit. At dito na po ang magwawakas, John 1:4. In Him na kay Kristo ang buhay. At ang buhay na ito ang tanglaw ng sangkatauhan. Dito na po ang magwawakas. Lahat ng mga nakikinig at nanonood, lahat ng narito, makinig na po at dito na ako magwawakas. Na kay Jesus ang buhay. At ang buhay na ito ang tanglaw ng sangkatauhan. Nang bumaba si Jesus sa mundong ibabaw na ito nung siya'y nagkatawang tao, ipinakita niya ang kanyang buhay bilang magandang halimbawang dapat sundan ng sangkatauhan. Amen! Wala siyang dalang religion, wala siyang dalang doktrina, katisismo, kursilyo, ritual, wala siyang dala. Nang si Jesus ay bumaba sa mundong ibabaw na ito, dala niya ang kanyang sarili, dala niya ang kanyang buhay. Buhay! Ito yung buhay na dapat niyong sundan. Amen? So dapat nating sundan yung buhay ni Kristo. At yung buhay ni Kristo, ito ang tumanglaw sa sangkatauhan. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, listen very carefully. Napakaganda naman talaga na sa pag-arap mo sa maraming tao, presentable ka. Tama? Yes. Napakaganda naman talaga. Pero higit sa lahat, naharap ka sa maraming tao,
na ikaw ay may bagong buhay na at may bagong pagkatao na. Amen? Tama po ba yun? Agree ba kayo ron? Palakpakan natin si Lord. Inihim na kay Kristo ang buhay at ang buhay na ito ang tanglaw ng sangkatauhan. Ano ang tumanglaw sa sangkatauhan? Yung buhay niya. Yung buhay mong binago ng Diyos, ipakita mo sa kanila. Amen? Buhay mong binago ng Diyos. Maraming magaling mangaral. Maraming magaling mag-keyboard. Umawit, tugtog at sumayaw. Pero wala namang pagbabagong buhay. Aanin mo ang lahat ng galing, wala namang pagbabagong buhay. Sekundaryo lang ang lahat ng gifts and abilities and talents. But first and foremost, ay ang binagong buhay. Nakikinig po ba tayo? At ang buhay na ito ni Jesus, ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Si Kristo ay hindi manggagamot. Si Kristo ay walang dalang gamot. Wala rin siyang dalang operating room. Wala din siyang pang-opera, pang-surgery. Pero si Kristo ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. Amen? Sapagkat nasa Kanya ang buhay. Mga minamahal, kapag totoong born again Christian ka, hindi ka lang pinapagaling ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ipatong mo ang kamay mo sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. Utusan mo ang mga may sakit na gumaling at sila ay gagaling. Bakit? Sapagat nasa iyo ang buhay ni Jesus. Dito na po ako magwawakas. Para ikaw ay magningning, kinakailangan mabonagin ka. Ikaw ay madilim at nasa kadiliman, ikaw lamang ay magliliwanag kapag tinanggap po si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. At inaasahan ka ng Diyos, inaasahan ako ng Diyos, inaasahan tayo ng Diyos na ang pagbabagong buhay na ito ay ipipreach natin sa maraming tao, ipagsasabi, ipapatotoo natin sa maraming tao. Pangatlo, yamang binago tayo ng Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos tuloy-tuloy. Amen? Para hindi na tayo babalik pa sa bisyo at kasalanan. Sabi nga ng mga dating tamburiners na ngayon ay muling tamburiners at hindi lang tamburiners, mga pastora pa. Nung sila'y hindi naglilingkod sa Diyos, magulo ang buhay. Pero ngayon, unspeakable joy. Hindi makapagsalita, umiiyak. Dahil sa isang kaligayahang mahirap ipaliwanag. Kasabay pa po nito, pag ikaw ay may ilaw, meron kang power. Pakisabi, power. Madilim, pag ikaw ay lumiwanag, may kapangyarihan ka para sila pagliwanagin. Nakikinig pa ho pa tayo. Kapag pinatotoo mo sa maraming tao ang pagbabagong buhay mo, may power yan. Mararanasan din nila ang pagbabago. Pakisabi, power! Pangalawa, pag ikaw ay nag-pray ng may sakit, inutusan mo ang may sakit, sila'y gagaling sapagat may power ka, sapagat nasa iyo ang buhay ni Jesus Cristo. Nasa iyo ang buhay ni Jesus Cristo. Dito sa iglesyang ito, ang dami ng pinagaling. Na makailan lang si Sister Lucita, di ba Sister Lucita, no? Pinagaling ka ng Diyos, bukol, no? Bukol saan ngayon? Sa breast? Sa breast, dito, no? Isipin mo. 5 years na ba yung bukol mo? 5 years. 5 years yung bukol ni Sister Lucita rito. Pero nung ako'y nag-pray, gumaling ang kanyang bukol, pinagaling na Diyos. Why? Because I have power. Because of Christ. At hindi lang ako ang may power, lahat tayo ay may power. Nakikinig ba ho pa tayo? Lahat tayo ay magpapagaling ng mga may sakit. At dito na ako magwawakas, inaasahan tayo ng Diyos. Ililigtas natin ang buong mundo. Papagalingin natin ang buong mundo. Gagawa natin ng himala ang buong mundo. Ang buong mundo ay ihikayatin natin sa pagbabago at mararanasan ng buong mundo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Rabanji kanina sa kanyang mga history ng church, pati ng radio at prophecy,
ang buhay noon, hirap na hirap. Totoo po yun. Mabuti ngayon, naka-branded na akong mga Amerikana. Branded ang suot ko, hindi ko kayo kay hindi mo marahit. Branded ang sapatos ko. Branded yan. Bago yan, kasusot. Daling, bago to. Kasusot ko lang. Bago. Bago long sleeve ko, kasusot ko lang. Bago necktie ko, yung mukha ko, bago din yan. Naging. Bago yung pantalon ko, kumikinan. Mga bago. Mga branded. Amen? May tao pa ho ba rito? Pero nung unang panahon, hindi ganyan ang kasuotan ko. May tao pa ho ba rito? Parang gusto kong umiyak ha, Pastor Rabanti. Pwede mo umiyak. Totoo, nakakatuwa ang Lord. I am now wearing branded clothes. Expensive clothes. Pero nung unang panahon ay hindi. Mabuti ang Diyos. Nakikinig pa ho po tayo rito? Pati, ang kaginawa ang nararanasan natin, bigay ng Diyos yan. Amen? Ipatotoo natin. At kahit saan bansa tayo makarating, itayo natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Sabihan ang lahat ng mga taga-kingdom na nasa ibang bansa, itayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Dahil pag hindi nila itinayo, silang lahat ay matitigil ang kanilang mga pagpapala. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakakita ako ng maraming salapi in my vision. And the Lord asked me, talagang ano, mga taga-thousand, meron pa bang mas malaki sa 1,000 bill? Meron pa? Nakakita na kayo ng buong gismil na papel? Di pa kayo nakakita? Meron, picture ko nakalagay ako, nakapirma. So walang 10,000 peso bill, tama? Walang 5,000 peso bill, tama? Right? Anong pinakamataas na peso bill? 1,000. In my vision, open vision, I saw many 1,000 peso bills. And the Lord asked me, tingin kayo sa akin, anak, saan mo gagamitin ang malalaking perang binibigay ko sa iyo? Ito ang sagot ko sa Diyos. Lord! Lahat yan gagamitin ko para sa evangelism ng buong mundo. Amen! Palakpakan natin ang pangalang sa Diyos. Amen! Amen! Hindi natin itatago yan. Gagamitin natin yan para sa evangelism ng buong mundo. Amen? Sapagkat kinakailangan ng buong mundong nasa kadiliman ay magningning. Amen? So let the world shine at magningning lang naman ng buong mundo kapag tayo ay magningning. Amen? So kinakailangan magningning tayo. Sabihin mo sa katabi mo, let your light shine! Ano ang ibig sabihin niya? Magbagong buhay ka na. Magsisinan ang kasalanan, iwanan na ang bisyo at kasalanan. Number two, magbalik loob na sa Diyos. And number three, maglingkod na sa Panginoon. Magpagamit na sa Diyos, magtuloy-tuloy sa Diyos. And number four, ipatotoo mo sa Diyos o sa maraming tao ang pagbabagong buhay mo. Ipagsabi mo sa maraming tao ang pagbabagong buhay mo. Maging ang pagpapalang tinatamasa mo, use it to evangelize the nations of the world. Amen. And lastly, nasa iyo ang buhay ni Kristo. You have the power. You can heal the sick. And you can cast out the devil. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Habang tayong lahat ay nakayoko at nakapikit, manatili tayong nakayoko at nakapikit. Huwag mo munang kausapin ang nasa harapan mo at ang nasa likuran mo. Ang kaliwa mo at ang kanan mo. At habang tayong lahat ay nakayawat, nakabigin, the Lord is asking us right now, let your light shine. Nandito ka ngayon, nakikinig at nanonood ka, sapagkat nais ng Diyos, magbagong buhay ka na. Magsisiganan ng kasalanan, iwanan na ang lahat ng dapat iwanan. At ipagsabi mo, ipatotoo ko sa marami, huwag ang patakot, huwag ang mahiya, binago ka ng Diyos.
Ipagamit mo na ang buhay mo sa Panginoon ngayon, ang talento mo. Kung tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, go full-time. At kung hindi ka naman tinatawag into full-time ministry, ano man ang talento mo, ipagamit mo sa Panginoon. Kung sakaling nawala ka, nag-backstage ka, nang hina ka, bumalik ka muli sa Panginoon. At magpagamit sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Rhoda kanina, parang hirap siya tumayo sapagkat feeling unworthy maging yung si Sister Elena kanina. But God is good. God is good. Sa mga babae at mga lalaking, may nagsisising puso handang magpatawad ng Diyos, handang limutin ng Diyos ang bisyo at kasalanan. Handa ang Panginoon na tawagin muli ang bawat isa para maglingkod sa Diyos. Gusto kong tawagin yung mga tamburiners kanina na kung tawagin ko, hindi pala ustad ko. Will you please come forward? Sige na. Sister Lynn, Sister Abby, Sister Sheen, Sister Rhoda, Sister Elena, o sino pa sila, will you please come forward? At dalangin ko, kung may ipapagawa pa sa inyo ang Diyos, naway gawin ninyo. At dalangin ko, meron pang ipapabigay sa inyo ang Diyos, ibigay ninyo. At dalangin ko, kung tatawagin pa ng Diyos ng mas mataas ang buhay ninyo, ibigay ninyo. At dalangin ko, kung kayo lalabas ng ibang bansa, itayo nyo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Sumuporta pa kayo ng malalim at tawagin nyo pa ang iba na maligtas at maging membro ng Kingdom of Jesus Fellowship at maglingkod sa Diyos sa Kingdom of Jesus Fellowship. At sumuporta pa ng malalim sa Kingdom of Jesus Fellowship. And the Lord is saying unto you, fight the good fight of faith. Makibaka kayo sa isang mabuting pakikibagbaka. Sapagkat ang pagbabalik loob muli sa Panginoon, ang paglilingkod muli sa Diyos, it is a good thing. Allow not the devil to pull you down again. Allow not the devil to bring you back again to the old sinful life or to the place na kung saan sa isang kalagayang hindi kayo naglilingkod sa Diyos. May the strength and the courage and the boldness and the physical health of God be upon you. And may the Lord empower you and enable you and use you more mightily, effectively in this final hour. Taas mo ang dalawang kamay mo sa Panginoon.